Hello, welcome sa namang video. Papakita ko paano mag-lace ang 36 spoke na wheel set. Pwede nyo ito apply sa 26, 27.5, 29, 24, 20 inch na gulong, basta 36 spoke. At kapag natutunan nyo na to, madali na rin kayo makakapag-lace ng 32 holes, 28 holes, 24 holes, basta 3 cross na lacing. Start tayo sa hub. Kung yung hub nyo ganito, magkaiba yung size ng flange. Ito maliit, ito malaki. Start tayo lagi sa maliit na flange. Kasi pag marami na nakakabit na spoke, mahirap na ipasok dito sa maliit na side. Kaya uunahin natin ito. Itong rim, yung mga butas ng spoke, merong right side, left side, right, alternate siya. Yung nasa right side para sa right side na flange, yung nasa left para sa left side na flange. Merong mga rim na nasa gitna lahat yung butas. Pag ganun, okay lang kahit saan. Pero pag yung rim nyo ganito, kailangan specific talaga para sa side na yun yung ikakabit na spoke. Start tayo dito sa maliit na flange. Ikabit natin yung spoke. Galing sa loob, palabas. Ganito. Alternate ka every other hole. Nakompleto na, pwede na ikabit yung unang set na yan sa rim. At naikabit na, yung unang spoke, kakabit dito sa butas, malapit na pito. Doon ka sa side na yon, kaya ang pwesto ng hub, ganyan. Mga dalawa at tatlong ikot ng nipple para hindi na mabunot yung spoke. Huwag na yung masyado maigpit kasi pag marami ng spoke na maya, mahirap nang i-adjust pag masipit pa rin. Susunod na butas, susunod na spoke. Hindi lang kayo, apat. 1, 2, 3, 4. Dun sa pang-apat, dun may kakabit yung result. Pag nakompleto nyo na, ganitong tsura niya. May tatlong bakante pagdito ng bawat spoke. Next na gagawin, ikakabit naman yung spoke dito sa side na to. Ganun din, alternate. Puro palabas. Unang spoke, ikakabit sa butas na to. Hanapin lang yung butas na pinakamalapit dito, yung halos katapat na itong una.
dong. Naikabit na, isunod na yung ibang spoke, pagpapalabas din, alternate. Ito na, ikot lang. Yan. Sundan yung unang spoke na pinabit sa side na to. Ito, bibilang din, 4. 1, 2, 3, 4. Ang mangyayari, kasunod siya lagi nung naunang kinabit sa kabilang side. Dito. Next. Dito. Naikabit nyo na lahat, ganito ang magiging itsura niya. Dalawa. Tapos dalawang bakante. Dalawa. Yun o. Natapos na yung pangalawa. Pabalik dito sa mas maliit na plant. Ipapasok naman yung spoke sa loob. Isa lang muna. Tapos, hanapin nyo yung dito. Kailangan iti-twist nyo para maging ganyan. Hindi siya pwedeng pag ganyan kasi makakarangan yung dito pag mag-aangin. Kaya, sa ganito, sa kabila. Yan. Para parallel yung spoke dun sa pito, sa valve. Tapos, yung isang pinabit ng spoke, ang direction papunta dito. Tapos bibilang ng tatlo, 1, 2, 3. Tandaan nyo, sa ilalim, yung pangalawa, sa ilalim din. Tapos yung pangatlo, sa ibabaw. Tapos, kabit sa butas na yan. Tapos, ikabit na rin yung iba. Pwede yung ikabit sabay-sabay, pwede rin isa-isa. Ilalim. Ilalim ito sa ibabaw doon. Next,
ilalim, ilalim, babaw. Kaya thin crust yung tawag sa kanya kasi tatlong spoke yung dadaanan. Ilalim, ibabaw. Ganun lang gagawin ng gama kompleto. Tapos yun na, ganyan na magiging itsura. Pag kinakabit nyo, okay lang baloktotin yung spoke. Pag inalay na yan, ihilahin yan, dediretso yan ulit. Nikot nyo yung kakabila naman. Kakabit din paloob. Ang direction nito, papunta doon. Tatlong spoke din. 1, 2, 3. Ilalim, ilalim, babaw.
Ngayon ang itsura, pag natapos, ang pag-align, higpitan lang lahat yan, tapos left and right, para mag-align siya, pati yung taas-baba. May time ako gagawa ko ng video tungkol ito. So, ganun lang mag-lace ng 36 spoke na wheel set. Kung nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa video na to, mag-comment lang kayo kung may mga suggestion kayo. Paki-like na kayo ng video, huwag kalimutan mag-subscribe. Thank you!